Good evening, ladies and gentlemen and co-musicians. Once again, welcome to Pabansang Samahan ng Mga Banda sa Pilipinas webinar every Saturday at 8 p.m. And for tonight's topic, we have a 21st online workshop entitled Dream Big by Maestro Noel Buan. Now, tonight, dream is a dream that comes free. So we would like to share this with you for a while. So that for us is a dream, something that's free coming out of our mind while we are asleep. But dreams that are big is something that we should really work on. We dream for our aspirations, but we work on it. We do things for us to be able to reach our dream. Dreaming big is also reaching high. If you're asked to reach for something, you must aim for something higher so that when you fail, when you fall back a little bit, you're able to reach your goals. So Dream Big by Maestro Noel Buan. Maestro Noel is a tuba player and a conductor. Noel started playing tuba at the age of 12, and the first year of playing tuba, I was able to join the Philippine Youth Symphonic Band. You know, there were music camps before of the Philippine Youth Symphonic Band, wherein we stayed for about a month altogether without leaving the camp in Mount Makiling. So this was where he joined, and his progress continued on after that. And he was given a scholarship to study at the Conservatory of Music, the University of the Philippines, majoring, of course, in tuba performance under Professor Camilo Lapus, and minor in conducting under Dr. Francisco Feliciano, who is a national artist in music in the Philippines. He was also given a scholarship to study in Conservatory of Music at State Dominguez Hills in Carson, California, USA, majoring in tuba performance as well. And as a conductor, he was a former tuba player of Philippine Philharmonic Orchestra under Maestro Oscar Yatko. Noel was also a former member of Los Angeles Brass Quintet, and he was also a principal tuba player with the Global Symphonic Band, the Korean Philharmonic Orchestra in Los Angeles, California, and of the Long Beach Brass Band. He was also the founder and conductor of SMB Wind Ensemble in Los Angeles, California. Currently, Noel has retired and now decided to live in the Philippines. He is a freelance musician and a businessman. Incidentally, he's now back in nurturing his native band, where he started learning music under late Maestro Bienvenido Matias of Banda 31, Kapisanan, Ligaya. He is married to his beautiful wife, Josefina Buan, who is also a musician, a French horn player, and they are blessed with four children and three grandsons. All right, so let's sit back and listen to the success stories of Noel Buan as he is able to attain, to reach his goal and to foresee his dreams, his big dreams. So let's go on and listen to Maestro Noel Buan. Maestro Noel Buan, take it away. Hello. Good evening po sa inyo lahat. Papasalamat po ako sa Pasambap. At
nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita. I'm very flattered na mapili sa na isang guest. Umpisahan ko lang po dun sa yung aking mga pangarap, yung story nung nagsimula ako sa pagbabanda. Can you guys hear me? Okay naman audio ko? Okay naman po, Maestro. Tuloy lang. Yes, sir. Yes, sir. Okay po. Right, thanks, thanks. Okay. Aral po ng music kay Maestro Benvenido Matias. Pagkatapos po ng elementary. Since kami po ay mahirap at wala namang pambili ng instrumento, ang napiling instrumento ay baho dahil yun lang po ang libre. Hindi po namin kayang bumili ng instrumento. So, dun po ako nagsimula. At first, medyo nahihiya dahil ang payat-payat ko tapos ang laki-laki ng baho. So, pag nagdadaan ako sa school, sa dung high school ako, medyo kinukuberon ko yung ang sombrero yung yung mukha ako dahil nahihiya ako doon sa mga kaklase ko na ang laki-laki ng baho. Meron ho akong kapingga na sabihin natin na magaling at lahi ng mga musikero, mga bahista. Pag po nag-iinsayo kami, unang-una yata namin in-ensayo yung national anthem. Alam naman po natin yung parte ng baho. Eh, pag medyo baguhang ka, eh baka hindi mo muna tatamaan yung pom 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 pom. So naiiwan po ako. Naiiwan ako. Yung isa, yung kapingga ko, medyo tumatama at maganda yung bukadura, maganda yung sound. Talagang gifted na bahista. So medyo naiiwan po ako. Sa lahat po ng ayaw ko, yung medyo napag-iiwan ako at ako'y na-challenge. Dahil nga lahat ng papuri ay nandun sa kapingga ko. So nagsimula po kami ng Mayo dahil yun ang bakasyon. Tag-ulan po, June, July, August. Bakante yung ensayo. Wala po munang ensayo. So ang ginawa ko, dahil nga sabi ko, mukhang naiiwan ako, kailangan ko sigurong mag-pursige. Kailangan po sigurong magsipag. So ang ginawa ko, 3 months, inuwi ko yung baho. Nagpaalam ako sa maestro na kung pwede hiramin yung baho. Natatandaan ko, meron sinabi sa akin na yung si Juan Tamor, yung aming saxophone player na soloista, sobra daw pong sipag. Na kahit daw nagsasaing o nagluluto, talaga nag-iihip. So ang ginawa ko ay ganun. Ganun po ginawa ko. Kahit nagsasaing ako, kung ano ginagawa ko, basta nagluluto, long tone. Dahil yun ang sabi sa akin, ano, puro long tone daw, long tones. Tapos chromatic scale. Tapos, binigyan ako ng kopya ng mga major scales. So, yun lang po ang ginawa ko, very basic. Long tone sa umaga, yung fingering techniques, tapos yung mga technicalities na. So, eto na po, dumating na yung bandang
November, balik na ensayo ng Banda 31. Dahil po magpipiesta. So pagpiesta po ng Santa Maria, Pebrero, big deal po sa banda rito yan sa Bulacan. So ginawa ko, start na ensayo, very motivated ako. Dahil alam ko, praktisado ako. Unang inisayo namin ay March Love. Eh, alam naman natin na merong solo ng ano yon, ng baho. Eh, pinalesson ko kagad yon dun sa kay One Matias, yung protesta po namin. Nakuha ko naman po at yung festive. Nakuha ko din dahil nga praktisado ako. Eh, simula noon, yung isa, alam ko hindi nag-practice. So, ginawa ko, nung nag-start na ng ensayo si Kabien, naiwan po. Medyo naiwan siya dahil nga praktisado ako. Tapos napalesson ko pa, na inuwi ko yung pyesa. Talagang medyo nabigla si Kabien. Umanga na, oops, parang naging ahead ako dun sa kapingga ko. Dahil nga medyo nagpabaya po siguro dahil hindi nag-practice. Doon, start na po yun. Start na. And then, nung next year, nung pangalawang mga Mayo po uli, o bago po mag-Mayo, nag-uwi si Josepino Matias, yung trumpet player ng Philippine Philharmonic, nag-uwi ng Flyers. First music camp, youth music camp po sa Makiling. So ito na po, dito na po nagsimula yung pangarap na sana maka-join ako dahil nakita ko nga doon yung programs, tapos meron ng instructor, meron na magtuturo sa, dahil puro na sarili ko lang. So hanggang sa nag-audition po kami. Siguro po yung ano, sa Santa Maria, sa banda ng 31, baka po mga 10 po kami nag-audition. Tapos meron pa rin yung banda sa kabilang banda. Lahat po nun nag-audition. Sa swerte, ako lang po yung nakapasa. So pinalad po ako noon. So parang sabi ko, ito na yata yung simula. Teacher ko po noon si Sir Cicinio Ronquillo. Malaki ang utang na loob sa kanya. Dahil ginaid niya ako. Saka si Sir Romy San Jose. Medyo na challenge na naman po dahil ako lang yung Bulacan, tapos yung mga kapingga kong bayista, Rizal. Alos lahat, Rizal. Kilala ko pa sila. So medyo challenge na naman dahil nga nag-iisa. Alam niya naman, medyo pag hindi ka, wala kang kakilala, medyo nandun na yung mga bullying, nandun na yung mga yung pag-iisahan ka. So hindi ako na ano, challenge na naman ako doon. Ang ginawa ko na naman doon, ay nag-iisa ako sa theater, ihip na naman, tapos puro tanong. Ganun lagi. Pag nakita ko si, kung sino makita kong instructor, Sir Obet, Sir Bombi, si lalo po si Sir Romy San Jose. Minsan talagang binawa one-on-one ako. Tanong lang po, tanong. Siguro na nakita nila na meron talaga akong drive na meron akong gustong patunayan na kailangan ko maging parang principal ako doon sa mga lahat na yon. So napalad naman po na ako yung napili. So pagkatapos po noon, ayan, nag-award na ng scholarship si Sir
si Maestro Feliciano, nabigyan po ako ng scholarship sa UP. Doon na rin po nagsimula, napunta ako sa PYO, sa orchestra, minsan casual sa MMSO, hanggang sa nagustuhan din po ako ng Rizal Park Band. Hindi naman community po yan, kay Honorato San Pedro. So, doon na po umikot. Napapractice lagi ako, lalo po doon sa Rizal Park. Dahil everyday hanggang Sabado, iba ng iba yung pyesa doon. Talagang from 5, ensayo pa ng 2 to 3, bago yung mga pyesa. Tapos latag konserto na sa alas 5. Hanggang Sabado po, walang inuulit na pyesa. Kaya halos lahat din ng mga pyesa noon. Lagi iba na. Nasanay ako sa sight reading dahil laging iba. Hindi ka pa pwedeng mahuli dahil matitinig po yung mga miyembro ng Rizal Park. Ito na po yung simula ng Dream Big. So one time, sinama po ako ni Josefino Matias sa PPO manood. I think it's Swan Lake. Ballet nila. Nasa orchestra pit sila. Ako nandun sa taas, kataas-taasan. Kompli yung ticket. dito na ako nagsimula mangarap. Sabi ko, kailangan ko maka-join sa PPO. I was, 17 years old? Siguro, 16, 17 years old. Kasi when I joined PPO, I'm 17 years old. Youngest tuba player. Pinangarap ko noon, nung gabi na yun, talagang sabi ko, kailangan maging miyembro ako nito. Hindi imposible. Hindi imposible maging ito. Kailangan ito. Dahil mahirap nga po kami. Yung tatay ko na siya po yung mahilig sa music. Nakapag nag-retire na ho ng siguro 50. So wala nang income. Nanay ko nagtitinda na si Charon. Kung ano nagtitinda. So hirap na hirap. Maraming utang. Sabi ko, kailangan ko magtrabaho talaga. So, hanggang sa nagkaroon po talaga ng chance na nagkaroon ng audition sa PPO na si Sir Blas ay magre-retire or parang nag-iba po siya. Actually, nag-iba siya ng instrumento. Naging string bass player siya. So, kabadong-kabado, meron solo part ng na in-audition ko yung parang Lieutenant Ichiba. Merong solo part ng baho na sa about maybe 8 bars. Awa po ng Diyos, natagos ko yun. Mabanga sa akin si Oscar Yarko. Merong isang part ng tuba, yung Meister singer, na napakataas po ng nota. Sobrang taas po ng nota. Hindi ko ho naabot yun. Totoo, hindi ko naabot. Sharp po sa B-flat. Ang taas. Hindi ko ho naabot yun. Ginawa ko, binaba ko lang ng octave. One octave lower. Pero ganun pa rin, na-decide ni Maestro Yatro na dahil bata ho ako, 17 years old, siguro meron pa rin akong potential to improve. So, very thankful nung binasa ng nandun po kasi lahat ng committee noon na-decide nila na sige, tanggapin na natin si Noel Buan, bata pa naman. Meron pang potential yung bukaduran niya. Kasi sobrang taas po talaga nung pang
yun po talagang Meister Singer. F2 ba po talaga ang gamit noon? Eh, B flat lang po yung gamit ko. Kaya imposible dahil talagang sobrang taas. Pero ganun pa rin, medyo talagang sinuwerte, nandun na rin yung sinabi ko nga na yung drive ko na kailangan maging miyembro ng PPO. So talagang masaya-masaya po. At yung nabalita ko sa nanay at tatay ko, talagang siyempre sobrang saya nila dahil at least maiaahong sila sa kahirapan. At yung mga kapatid ko makapag-aaral. At very yan sa akin. Talaga. Naiyak lang ako dahil napakahirap po namin dati. Hanggang sa 3 years na po ako doon. Nababalitaan ko na marami pong scholarship ang mga PPO, si Sir Bombi, sa naroon, nasa si Sir Benny, na nandun sila sa abroad, Germany at Hanover, Germany. Isang programa ng PPO na papadala talaga ng para mag-aaral sa ibang bansa. Pinangarap ko rin po yun. Sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa abroad? Sabi ko, mukhang mas magandang opportunity na mag-apply din ako. So, pinangarap ko rin po yun. Father Baramba, that time po, lumipat kami sa UST ni Edwin De Leon. Doon naman po sa UST, doon na rin nilakad ni Father Maramba na sige, kung gusto mong mag-abroad, sulat tayo sa Cal State Dominguez Hills. Baka pwede kang magpadala ka ng noon po cassette tape. Padala ka tapos filma tong application. So pinadala po ni Father, tinulungan ako. After a month po, bumalik. Pumasa po ako sa audition nila. Gustuhan nila. Ang problema po, wala akong shosholdering ko yung pamasahe tsaka pocket money. Hindi nila sagot. Nilibre lang nila yung bayad ng application. So ito na naman. Nagkaroon po kami ng concert Philippine Airlines. Ramon Cruz, siya po yung nag-contact. Very successful concert. Nagparapol po siya ng ticket. Na kapag dalawang ticket, kung may wife ka, kasama mo. Doon ako medyo sinuwerte dahil nabunod yung pangalan ko kasama yung wife ko. And then, I think Rizalino Altre, si Sir Altre yung violin, yung player namin. So dalawa po kami nakabunod. At sabi ko, maswerte dahil hindi na ako mamamasahe na wala. Kasi that time siguro around $30,000 siguro. O 30,000 pesos po ang ticket siguro noon. Hanggang sa nilakad po namin, may sumalo sa amin doon yung tito nung wife ko. And then aral, okay naman po at ang dami kong naging experience lalo na sa mga tuba lessons. Famous Tommy Johnson, siya po yung talagang studio player na kung lahat ng piyesa ni John Williams, siya po yung nag-record. Jaws, Indiana Jones,
Superman, mga ganyan. Siya lahat. Siya yung famous studio player sa LA. So siya po yung naging teacher ko. So very, talaga very blessed. Napakagaling. Kahit po si yung sa si Roger Bobo, eh medyo talagang hanga rin doon kay Tommy Johnson. So after a year po naging very challenged. Na-challenge po kasi nagkaanak kami ni Josie. Doon na po medyo parang sabi ko pa dahil ang income hindi ko ganong maganda dahil pa ano-ano lang ako sa mga orkestra. Ang ano po doon kasi kung wala kang kung hindi ka nasa LA Phil o hindi ka sa isang yung South Coast Philharmonic, yun, swelduhan. Pero yung iba, puro lang po per labas. Puro $100, bibigyan ka nila $100 per performance, $200, pinakamalaki na yun. Eh, medyo naging challenge dahil hindi kakasya, dahil kung may anak ka, kung meron kang diapers, o, hindi kakasya. So, doon na medyo hindi na ako nakapag-sustain ng pag-aaral ng sa music. Hanggang sa tumagal, nangyayari po. Trabaho ako sa gabi, tapos aral sa umaga. Hindi na rin ako nakapag-iihip. Medyo nagagalit na yung teacher ko dahil pag binibigyan ako ng lesson o nile-lesson ako, parang nakita niya yung stamina ko medyo umihina dahil nga alam niya nagtatrabaho ko. So ang nangyari po, puro part-time na lang ako sa music and then kailangan magtrabaho. Ito na yung realidad sa US na pag wala ka pong income doon, eh medyo mahirapan ka talaga dahil may binabayaran ka ng apartment, may binabayaran ka ng sasakyan, may mga bills ka na. So kailangan pumili ako yung music ba, makasurvive ako, o magtrabaho na ako. So medyo sabi ko, hindi kakasayin sa music ko yung mga labas. Ang ginawa ko, nagtrabaho na po ako sa isang fast food. Ito, yung sasabihin ko sa inyo, yung dream big, may apply din natin sa kahit anong larangan ng profession. Dahil ito ho, nung pumasok ako sa Nagel's Restaurant sa US, I started as a busboy. Or busboy po, janitor. Or burger, nagluluto ng burger. Mainit. Doon sa grill nila, napakainit to, tatalansigang ka. Sabi ko, hindi ito yata yung trabaho ko. Sabi ko sa PPO, ano lang ako doon. Sabi ko, 3 hours lang, tapos naka-aircon ka, sarap ng buhay. So merong ano pa rin na bakit ko pinasok yung ganong trabaho. Pero naisip ko na rin na sabi ko, para sa pamilya, para na sa pamilya, mabuhay pamilya ko. Sige, magpapatuloy ko to. 1 month, talagang trabaho sa 12 a.m. till 8 a.m. Graveyard shift ang tawag ko. Nasa drive-thru ako. Diyan yun na maranasan yung talagang mga itim, yung mga puti, na medyo indiscrimination na. Dahil nga yung accent, pag kinakausap mo sila, hindi ka nila maintindihan. Diyan na yun talaga mahaiyak dahil murahin ka, mga ganon, alipastain ka. Sabi ko sa sarili ko, teka, hindi ako pang ganito. Minsan na-transfer ako sa umaga, meron ako nakita ng shift supervisor. Nakita ko nag-uutos lang siya. Ito na yung dream big, sabi ko. Kailangan ko rin. Kailangan ko nang maging
kailangan kong gayahin to. Hindi imposible na sabi ko, porque ako Pilipino rito, lahat sila puti o ite, meron silang posisyon. Sabi ko, after, bigyan niyo ako ng after a month, uli. Sabi ko, kayang-kaya kong kunin yung position ng shift supervisor. Talagang nagtanong, o paano yung ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa umaga? Anong ginagawa mo sa opening, closing? Tanong ulit. E parang ginawa ko, in-apply ko yung natutuwang sa makiling. O in-apply ko rin dito na kahit na ibang profession. Sabi ko, pag-aaralan ko to. So sulat. Sulat po ng mga policies and procedures. Sulat ng mga menus, ingredients, kabisado, kakabisaduhin. Then one time, ang kinausap ko yung pinakamataas sa amin, general manager. Sabi ko, Sir Ramos, I would like to apply for a shift supervisor position. Sabi niya, what? Sabi niya, you've only been here for 2 months. Sabi ko, sir, I'm ready. Please, if you would like, I would like to take a test. So, sige, binigyan niya ako ng test. Binigyan ako ng written about ingredients, about policies and procedures. Nakapasa po ako. So, yung third month ko, so training as a shift supervisor, yung third month ko na-promote ako shift supervisor. So, medyo nag-uutos na po tayo noon. Meron hindi na ganong mahirap. Then after shift supervisor, then assistant manager, you know, yung second step. So for short, in-applyan ko rin po yung assistant manager after 6 months. Pinakamadali po sa lahat ng naging yung usually yung assistant manager, it'll take you 2 years para ma-promote. Ako, nakuha ko lang ng 6 months. Naging assistant manager ako. Siguro dahil sa sipag, on time, lagi sa hindi ako na-late. Tapos sipag, yung alam niya mga Pilipino kaysa yung work ethics natin kaysa sa puti o sa itin, hindi nila matatapatan. Yun ang kinahanga sa akin nung mga manager, pinaka general manager. So after 6 months on, na-promote ako as assistant manager. Then ito na yung sabi ko, next step ko, general manager. Ang general manager, usually, kailangan po mga 3 years ka na assistant manager. Pero yun, nakuha ko lang ng 6 months. So within a year, binigyan ho ako ng isang store. General manager po ako. So ako na lahat yung in charge sa buong tindahan. So matagal po ako naging general manager. Siguro mga 10 years na general manager. Kasi dun sa ang next step na po nun ay district manager. Yung district manager, pag wala kang experience at hindi ka naman yung credentials mo, yung resume ko is music, wala akong experience na nagkakamawak ako ng mga tindahan. Talaga medyo matagal. So 10 years po akong naging general manager. Ang ginawa ko na lang, nag-apply na lang ako sa ibang company as a district manager. Ito po yung district manager, you're going to supervise multi-units, mga 5 to 6 stores, mga ganun po. No? Wala ka ng isang tindahan, 6 na tindahan na yung 6 hanggang 10. So pinag-applyan ko yung El Pollo Loco. Yun yung meron sa Mega Mall, sa Mall of Asia. Tsaka meron yata sa Mega Mall.
isa. So parang dinala dito. Nag-apply ako doon. Yun, medyo na, hindi muna nila ako hinayot na as a district general manager muna. And then after a year, doon ko na nakuha yung district manager. So, as meron ako hawak na limang tindahan. Ito na, dito na po rin ako nagtagal, district manager sa El Pollo, sa corporate. Meron kami mga 300 units, pero hawak ko lima. Hanggang sa na-pirate po ako ng isang franchise unit na meron silang dalawang tindahan. So inopera nila ako na i-handle yung two units nila. So lumipat ako from corporate nag-franchise po ako na dalawa. Pero ang pangako sa akin, ipalaguin yung tindahan nila. So two units. Hanggang sa napalago ko yung dalawang units hanggang sa 12 units. And then doon ko na po nakuha yung pinakamataas na position na Director of Operations sa tindahan. So, di na po ako tataas doon dahil ang kasunod ko na doon yung mga may-ari na ng tindahan. So, yun na yung pinaka-last. So, yun na yung pinaka-last step ko po. Director of Operations. Eyo, medyo maganda po naging ano ko doon, position ko. Doon na rin ako, nung district manager and director, doon ako nakaka-bumalik sa tugtugan dahil sarili ko na i-schedule ko. Hanggang sa last namin ni Bob Schroeder, yung PhilHam, yung PASO, PhilHam Symphony Orchestra, tapos yung Saborian, tapos maraming Global Symphonic Band, na medyo ano rin naman, decent band at decent orchestra na they pay good per labas po. Pero hindi siya siwelduhan. So, you know, they pay you $300, $400 per labas. Tapos may bayad na rin yung ensayo. Puro ganun na lang naging gig ko. And then, doon na po nagtatapos lahat. Yung, sabi ko nga, at least yung dream big, you know, from musician, tapos other profession, na-achieve ko. Laging nasa isip ko, kailangan makuha ko to. Kailangan makuha ko yung profession na yun. Kailangan maling ako, o kailangan na hindi ako basta parang satisfy ko ano lang yung meron. Talagang laging merong, you know, 5 years from now, merong kang goal. You know, merong kang directions na pupuntahan. 5 years from now, kailangan maging ganito. 2 years from now, kailangan maging ganito. So, ganun lang. Nakakatotoo pala po. Hindi pala hard lang yung mga Arab o yung iba na hindi ko kaya yan. Ganito na lang ako. Kaya yun sa akin, yung advice ko sa mga musikero natin dyan, mga bagong musikero. Talagang kailangan, kung meron kayong pangarap, gusto nyo talagang ma-achieve yung mga goals nyo. Hindi madali, pero mangyayari. Basta sinipagan, basta yung dedication nandun, basta yung drive nandoon, at hindi ka nagpapabaya. Dire-diretso, masusunod naman po. Yun lang po, at maraming pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. At least nakabahagi ako na na-inspire ko sana yung iba na gustong mangarap. Na pwede po, libre po mangarap. Kung mangarap kayo, lakihan nyo na. Dream big. Yun na lang po. Salamat. maraming salamat, Maestro Noel Buan. Napakaganda ng mga pinamahagi mong inspirasyon para magpursige ang ating mga kabataan na para sa kanilang mga success sa kanilang buhay din. Okay, nagsisimula tayo sa pangarap, di ba?
pangarap. Parang naulinigan ko sa mga kwento mo, lahat ng tumarating sa iyo ay talagang ginagrab mo, no? Sinusubukan mo, no? Paano ba 'to? Paano ba mangyayari 'yan para matutunan ng ating mga kabataan na ano ba 'yung opportunities na tinatawag? Ano ba 'yung gagrab mo at hindi mo igagrab? Pagdating po sa ito nga sa pagka-musikero, dapat 'wag matatakot ang huwag kayong matatakot na may opportunity na uy, may audition doon. Yung iba kasi, ay hindi ko pa kaya. Ano pa ako, mahina pa ako, hindi ko pa. Sa akin, batang 17 years old, ang kalabang ko po noon kila Sir Romy. Basta, mga dalawa po yung kalabang ko noon eh. Na medyo may edad sa akin at may experience. Eh, sabi ko, wala naman mawawala. May opportunity na alam ko naman na ako medyo pagdating sa siguro, sabi ko, hindi ako mahuli sa basahan, sa tone quality, hindi ako nasa akin na yon. Ang problema ko noon, bukadura. Ang sabi ko, kahit na, sabi ko, tatry ko pa rin yan. Alam ko, merong hindi pa ganong talaga mataas yung bukadura ko noon. Pero gagrabing ko to. Tatry ko to. Subukan ko. Buwang ko to. Sabi ko, wala naman mawawala. Sabi ko, sige. Sabi sa akin ni Tick Boy, anat lang naman na, bata ka pa naman. Sabi niya, pag hindi mo nakuha yan, di antay ka lang. So, ganun. At basta huwag lang umano, huwag lang kung kaya naman at pwede, grabe nyo na, subukan nyo na. So ibig sabihin, kailangan talaga very positive ang attitude mo, no? Pagdating sa mga challenges. Yes sir. Kasi isa sa ano yan sa atin, medyo meron tayong mga musikero na mahina yung mga in loob. Unang-una, sabi nga nila, nasa Manila kasi yan, di tayo ubra dyan, nandito lang tayo sa probinsya. Nahihinaan sila ng loob. Marami ko ako kasing kilala na gusto nila dito lang sa Bulacan. Sabi nila, hindi tayo mananalo rin sa mga gagaling doon sa mga Manila yung mga player. Di po totoo yun. Lahat pantay-pantay yan pagdating sa music, kaalaman. Basta alam niyo naman yung kapasidad niya. Siyempre, hindi ka naman babanat kapag alam mong hindi mo kaya. Pero sa akin noon, sabi ko, natugtog ko yung... Nagka-experience din ako sa Rizal Park. So, yung malaking tulong. Pero kahit na, ang inano ko noon, ang sa akin ang ano noon, sabi ko, bata ako ah. Sabi ko, baka hindi nila kunin yung bata dahil 17 years old lang ako. Pero hindi naging hadlang sa akin, sir. Very positive ako. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko yan. Sabi ko, kaya ko lumaban. Diyan sa, sabi ko, pare-pares na lang kami pag kung sino na lang ready, kung sino yun. Kasi, kailangan ready yung bukaduro mo. Kailangan ready ka sa, kung hindi ka naman nakapag-iihip, bukaduro mo lousy, talagang baka hindi ka makakapasa. So dapat talaga ready. Ako no, araw-araw nag-iihip ako sa Rizal Park hanggang Sabado. Talagang busog na busog yung labi ko sa kakatugtog eh. So ibig sabihin pala, hindi lang positive attitude ang kailangan. Hard work din, ano? Kailangan. Yes, sir. Chipad talaga, sir. Di ba, naikwento mo na from music, nag-shift ka into corporate world, ano? Yes, sir. Nagtrabaho ka sa ganung mga opisina, sa mga ganung tindahan. Ano, malaki bang tulong ang music sa pagdating doon sa mga ganung pag-iiba ng landas ng tindahan? Alam niyo, sir, napakalaki tulong. Isa sa nahangaan sa akin ng boss ko, tumatak sa isip ko
Noel, Mr. Buan, sabi sa akin, you are a born leader. Medyo na ano ko sa kanya, ikaw, ba't kaya nasabi niya yun? Kasi sir, kahit na siguro, I was mga siguro, baka 25, 26 years old, ang mga empleyado ko, nung meron akong tindahan, siguro about 30 employees to 40 employees, white, Mexicans, black, mga senior na, pero yung talaga sir, napapasunod kong lahat. Alam niyo sir kung saan ko na-develop yun? Sa pagkumpas. Kasi nung bago ako umalis dito sa Santa Maria, ako na po yung pumalit kay Cabien. So doon siguro na-develop yung leadership ko. Dahil nga nagkumpas ako, pag sinabi kong piano, pag sinabi kong forte, pag sinabi kong ganito, kahit na yung mga matatandang musiko namin, nakikinig. So sabi ko, siguro yun ang malaking tulong yung pagkamusikero ko. Yung, kaya ako na-i-apply. Doon, kasi pag sir nag-floor supervision na, pag nag-supervise ka na, nandun yung coaching. Nandun yung, you know, pag, parang pag sinabi mo piano, o sasabihin mo sa kanila, o stop what you're doing, okay, go ahead and clean the bathroom right now. O check the parking lot. So to, parang yung kumpas, eh, parang turo ka lang ng turo. So yung kamay mo, yung gestures ng kamay mo, so parang kumukumpas ka. So parang ganun din, sir. Parang doon ko na i-apply ng kung paano mo paganda yung piyesta doon naman sa isang profession, kung paano mo mapaganda yung tindahan mo na babalik yung mga customer mo dahil malinis, dahil yung mga empleyado mo magagalang, polite, naka-smile. Dito naman sa ating sa mga sa music naman, magagalang mga musikero mo, sumusunod sa iyo, malinis ang uniforme. So parang ganun din, sir. Inatutuhan ko talaga ang laking bagay nung natutuhan ko sa music as a conductor. Siguro doon yung success ko talaga, sir, it's because of music. So bale nag full-time manager ka, no? For so many years. Yes, sir. Again, hindi ka tumutugtog, ganon. Paano yung pagbalik mo sa music? Hindi ka ba nahirapan? Nahirapan, sir. Nahirapan ho ako. Talagang una-una, wala ho ako instrumento noon. Kasi yung instrumentong ginagamit ko sa school, tuba, hindi pwedeng manghiram sa school. Tutugtog ko lang sa school, nandun yung tuba, doon mo gagamitin, pero hindi mo pwedeng iuwi. So ang ginawa ko noon, doon nagkapera na ako, sir, bumili ako ng tuba. So noong nag-ihip ako, ang hirap bumalik, sir, ang hirap bumalik. Pero sabi ko nga, nadaan lang ako sa Long Beach, yung municipal band na narinig ko sa park. Narinig ko sa tumutugtog sila tuwing summer, parang concert at the park. So nadaan lang ako doon. Doon na uli na buhay, sabi ko. Ang namimiss ko yung tugtugan, ah. Sabi ko, tapos narinig ko yung mga piyesa, tinutugtog namin dati yun, ah. Doon naman, bumili ko ng tuba, nag-ihip, nagpa-lesson, para bumalik kasi mawawala, sir, yung confidence mo sa pagtugtog dahil nga ang tagal. So nagpa-lesson uli ako. Nagbayad ako, $40 an hour. Tapos nung alam ko medyo balik na ng konti, yun, nag-apply na ako sa mga community bands para ma-practice hanggang sa yun, sa mga orchestra na nakita na. Eh no naman, sir, talagang pag nabalitaan ka o nare-recommenda ka na, talagang very busy na rin ako sa mga gigs nung nakilala, nung medyo nare-recommenda na ako ng mga ibang kasamahan. So, pero mahirap, sir. Pag tumigil ka, tapos balik, ang hirap.
So bukod doon eh parang hawlinigan ko na sa kwento mo, kailangan may pakikisama ka rin, ano? Sir. Sa musiko mo. Pero paano pa nangyari na sabi mo bago ka umalis ng Pilipinas na kumukumpas ka na sa banda ano, sa banda 31 ano? Apo. Oo. So pagdating doon, natupad na naman yung pagkumpas mo. Paano nangyari yun? Nag-form ka pa ng sarili mong ano, SMB, ano ba yung brass band? Wind Ensemble, sir. Wind Ensemble, oo. Oh. Oh, sir. Aha. Nagsimula yun, sir, nung ano, nung may Yolanda sa atin. So, gusto kong maka-raise ng funds para magpapa-concert ako, magbebenta ako ng ticket. Yung mga anak ko, isang trumpet, isang clarinet, isang trombone, isang flute. So lahat sila tumutugtog. They play all right, they play good. Sabi ko, tapos meron akong mga pamangkin din. Ay ko, pupunan ko to. Siguro meron kami 10. Sabi ko, all I need is about 20 musicians. So doon ako nag-form ng nagtawag ako, kasi may mga kaklala na. Doon ko na tinatag yung SMB Wind Ensemble, kinuha ko ng mga ng permit, kinuha ko ng mga kung ano yung mga kailangan na documents, hanggang sa nag-form ako ng isang concert for a cause. Doon na ako nagsimula na yun, naka-raise yata ako ng about $5,000, pinadala ko sa ABS-CBN. Doon para makatulong sa dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko, kumpas naman ako. Tapos yung mga musicians naman dito sa US, okay. Sabi ko, okay naman. Dito sir, kapag meron malaki sa akin dito sa banda, kunyari, hindi nag-iinsayo, hindi magaling na, ayaw mag- porque nasa university na, kinakalimutan na yung banda. Sabi ko, wag niyo akong pagmamalakyan. Sabi ko, kung nakapag-form ako, na 10 lang yung member ko sa US, nakapag-perform ako, nakapag-concert ako. Kaya sabi ko, hindi ko kailangan ng galing niyo. Kailangan ko disiplina niyo. Hindi ko kailangan ng magaling. Sabi ko, kailangan ko yung kahit na hindi siya magaling, basta lagi umatin sa ensayo, okay sa akin yan. Yun lagi ko sinasabi dito sa miyembro namin, kasi iba na rin ang bata sir ngayon. Very challenging na rin talaga yung mga bata ngayon na pag nasa college na, ala na, bibihira na lang talaga yung lumilingon sa pinagmulan. Doon ako medyo sabihin, very concerned sa mga bata ngayon dito sa atin. Na talagang pag nakatikim na ng ano, wala na. Lumingon. Ayaw na mag-insayo, bibihira na mag-insayo na lang. Siguro general rehearsal na lang. Doon ako medyo talagang concerned ngayon sa mga bata. Well, yung stay mo, ano, siyempre, bumalik ka rito, naiwan mo yung SMB doon. Nagpatuloy ba sila o ano? Yung kapatid ko, sir. Ha? Yung mga kapatid ko at pamangking ko. Dahil si Luningning naman, tapos din naman sa medyo naturoan ko rin, tapos boys, nasa soprano siya, tapos yung pamangking ko, mga naturoan ko. So sila ngayon na nagpapatuloy doon. Andun yung pag nakakumpida sila sa pagpiesta ng Cavite o piesta ng Bulacan. Nagko-concert sila ng tutugtog sila ng konti. So, na ano naman ako, natutuwa ako at naibigay ko sa kanila dahil inasabi ko, nung bago naman ako umalis, ni-ready ko sila. Nasabi ko, kaya na naman nila. So, hanggang ngayon, sir, yung SMB nandun pa rin. Ano ba yung SMB? Ano ba ibig sabihin ng SMB? Ano yun, sir? Mga Santa Maria, Bulacan yun. Okay. Santa Maria, Bulacan. Sa LA, no?
sa LA pa. LA. Wow, galing, ganda. Now, ano naman ang naging dahilan mo sa pagbabalik dito? Malaking bagay, no? Thank you at bumalik ka dahil marami kang natutuluan ngayon dito sa mga kamusiko natin, mga kabataan, at nagagabayan mo ng maayos na nagkakatulong-tulong tayo. Meron ka bang ibang dreams and goals kung bakit ka nagbalik? Kasi kasama mo naman pamilya mo, di ba? At buhay kong bumalik dito. Aha. Isa dun sir, parang naputol ngayon from siguro 21 ako. Parang na-miss ko talaga sir. Na-miss ko talaga yung dito, yung sa Pilipinas. Parang bitin. Tapos yung banda namin dito sa Santa Maria, parang nakakalungkot. Parang going down to the drain. Ang ganda-ganda nung iniwanan ko, ang ganda-ganda. Tapos, yan, sa siguro, hindi naman ano sa lahat na talagang hanggang sa nagkadimandahan pa. Talagang nakakalungkot, sir. Pero nung bumalik ka, nag-champion kayo sa Laguna, di ba? Yes, sir. Aha. Uh-huh. Sa tulong ng Pasambap, sir. Tulong ni Manny, Sir Manny, mga na-challenge din ako doon dahil sabi ko, bakit din natin sabi niya labo, pakihirap pala sir ng marching band, sobrang hirap dahil sa konsyerto, maging papainsayo ka kahit kulang nakakatakbo ka. Sa marching band pala sir hindi, kailangan pala kumpleto ka lagi kasi isa lang, dalawa ang mapilay, dalawa ang nawala, hindi na alam kagad kung ano yung mga formation. Gugulo yung drill. Oh. Gugulo pala. Kung meron kang talagang 40 members na talagang kunyari doon lang sa marching, kailangan kada ensayo nandun lahat yun. Hindi nga, naalala ko, nag-workshop nga pala Pasambap sa inyo. Yes, sir. Kayo ni Sir Popong. Nagpunta kayo sa amin. Hmm. So, malaking tulong, sir. So, pagkatapos ng nag-champion kayo, nagtuloy-tuloy naman. Eh medyo yung mga members ko na marunong na lahat nung gumraduate. So hirap. Ang hirap na tsaka may mo sir ang pera yata noon 75,000 premium yata noon eh. Ang nagastos ko yata sir 100,000. Abonado pa. Dahil nga everyday magbabayad ka ng siyempre konting fee sa professional fee sa mga nagtuturo, tapos yung sa bata, so sa ano na lang talagang for the love of music na lang talaga. Oo nga. O ito, merong katanungan dito, hindi ko lang alam kung kalino nang galing ito, na-text lang ito, na na-post lang. Noong unang panahon, wala pang pandemic, ang mga musiko ay may mga pangarap. Ano may papayo mo, maestro, ngayon nagkaroon ng pandemic dahil sa pangyayari sa pandemic na apektuhan ang mga musikong maigi? Ako sir, tuloy-tuloy lang. Huwag natin hindi yung pandemic na yan. Basta dire-diretso lang ang buhay, dire-diretso lang ang practice, dire-diretso lang kahit na sa bahay. Kasi di naman panghabang buhay itong pandemic na to sir. Yung hopefully by next year, pag lumabas na yung vaccine na yan, wala na yan. So, pag hindi tayo ready, let's say, balik ang PPO o nagkaroon ng open audition for trombones. O pag hindi ka ready, kunyari, dahil pandemic, hindi ka nag-ensayo, paano na yung bigla na lang by February by March, nagkaroon ng open audition sa brass. Well, dapat ready. So, dire-diretso lang. Huwag niyo intindihin yung pandemic. Ako nga, sabi ko nga, kahit na ano, gusto ko nang magpa-ensayo uli eh. Gusto ko nang kahit na, basta sundin lang yung protocol, siyempre. Yung social distancing. Pwede naman. Pwede naman. Huwag lang yung mga bata siguro. Kasi
talagang mahigpit din sila sa mga bata. Pero yung kahit na 20 lang, nag-chat-chat na nga ako sa mga ano, sabi ko, by December, inside tayo dahil nakakamiss na. Sabi ko gano'n. Kaya dire-diretso lang siya, mag-iintindihin yung pandemic. Okay, wala pang mga ibang kasunod na katanungan. Alamin po natin sa mga officers ng PASAMBAP kung meron silang tatanong. Sir Satur? Sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for coming tonight. May tanong lang po ako. Mm-hmm. How to be you? Wala, sir. Talagang sinimerte lang ako talaga. Nandun na yung swerte at yung tiyaga. Doon na lang. Siguro sa atin, may mga nakalandas na tayo sa buhay na ganito magiging buhay mo. Sa akin, yung tiyaga, yung sipag, kailangan hindi mawala yun. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At darating na darating, magkakaroon ng opportunity. Andun na rin, siyempre, pag sabi ko, sinuwerte at nangarap ka lang na kaya mo yun, makakarating ka doon. Matutupad yun, sir, matutupad. Siguro ikaw, ganyan ka rin. Kasi mo, from PPO, halos paro din tayo, gusto mo mag-abroad, o ayan ka na ngayon. One of the best percussionists in the Philippines. Sunod mo niya in the world na. Sila lang yun, sila. Alamin pa natin, baka si Sir Ariel may katanungan pa. Sir Ariel. Maestro, kumusta? Maestro, maraming salamat, Maestro. Ako ba? Ako lagi naman. Ang tanong ko lang naman eh, dahil nga marami na nakakamplis. Ano ba plano mo sa banda? Ano ba dream big? Ano pang gusto mo pong ma-reach ng banda nyo? Besides sa ano mo? Umabot lang kami sa kalahati ng Imus. Sir, umabot lang kami sa kalahati ng Imus. Masaya na kami. Totoo yan. Ako sa banda niyo, sir. Hindi, sir. Para naman lahat may pangarap eh. Kaso nga sa nangyayari ngayon, alam mo, yung nga, ako nagtanong sir yung sa pandemic nga, sa nangyari nga, eh, ibang mga musiko, eh, parang iba na ano, yung tawag dito, yung parang nade-depress sa nangyayari. O ano, parang nawawala na ng gana yung iba. Dahil nga sa pangyayari, dahil iba nawala ng gig, iba naawa nga sa mga musiko natin na hindi makatugtog, na gusto tumugtog. So, wala tayong maga, kailangan may sundin tayong protocol. Dahil nga ngayon, hindi pa tayo na-approvean ng IATF na kailangan pa, bawal pa yung mga mass gathering, gano'n. Eh, siyempre, mga musiko, ano nga, kanti-kanti na tumugtog lahat yan eh. Eh, kaso nga, may sinusunod tayo. Pagtutugta, pipigilan ka naman. Pipigilan ka. Eh, minsan, ibang mga musikero, imbis ang practice, naghahanap na nang hindi naman ako nagano sa mga nagtatrabaho. Lahat naman talaga kailangan kumita talaga ng pera. Naiintindihan ko. Eh siyempre, gaya ng sinabi mo, eh siyempre, kailangan di mawala yung as a musician, nandun pa rin. Eh kasi iba, tinatama na mag-practice eh. Ano ba ano pa ano mo dyan? Lahat naman sa atin nangyayari yan eh. Hindi naman. Yun ang mahirap sa nangyayari sa panahon ngayon eh. Kaya si Sir dream big. Ika nga Sir Bombi, libre ang pangarap, lahat nangangarap. Eh kaso nga sa nangyari ngayon, parang pangarap para nadurog. Reality talk lang naman, reality talk. Eh totoo yan sir, talaga mangyayari talaga dahil mawawala ng mga pag-asa. Eh pero pag na-depress sila, bangon lang uli pag kailangan. Kunyari, gusto mong mag-barko, gusto mong tumugtog at kumita,
Walang mangyayari sa iyo kung madedepress ka at magmumukmok ka. Paano pag nagkaroon ng opening? Ito naman, ito naman natin tong pandemic na to. Mawawala ito. Hindi naman panghabang buhay ito. So ngayon, yung iba, maharap ng alternative. Okay lang din naman na para kumita dahil siyempre nabawasan ng gig. Eh, kung may opportunity na para ka kumita, di grabin mo din para sa pamilya mo. Pero huwag mong pababayaan yung pagkamusiko mo. Nandun pa rin siguro, makapag-set aside ka ng 30 minutes to 1 hour, galawin mo instrumento mo, mag-ihip ka para nandun pa rin yung stamina mo. Dapat ganun, maging ganun. Huwag nilang pabayaan. Lalo na yung mga marami tayong mahuhusay na o gifted musicians dito sa Pilipinas. Naku, huwag na huwag nilang pababayaan dahil sayang. Yung sayang yung pag nagkaroon ng opportunity ulit. Kaya nga, ginawa namin ni Sir Bobby ng Pasambap tong online workshop eh para ma-motivate ng musician. Kasi pag para at least ma-motivate yung mga musiko. Bagay yan, sir. Yung ginagawa niyo, saludo ako sa inyo. Napakalaking bagay yan para bumalik ang sigla. Buti, meron ganyan na asosasyon o nasamahan na hindi nakakalimot na mag-share ng information. Kaya sa akin yun lang din ang maitutulong ko na kung ano yung naging experience ko sa buhay, sana makatulong. Hindi man ma-motivate sila na pwede din mangyari dahil hindi naman siguro kung hindi ko pinangarap na tumugtog sa ibang bansa o makapunta ron tapos magtrabaho, hindi ako makaipon. At least ngayon, kahit pa paano may konting ipon o nag-business ako dito sa Pilipinas, kahit pa paano nakakatulong, nakatulong talaga. Tuloy ba piyasa sa Bulacan sa February? Wala lang sir, baka hindi yun. Baka kasi walang nag... Sa ano ko, dapat ngayon mayroon mga nangongolekta na sa amin eh. Eh nung dapat nagsimula pa yun nung ano. Ang balita ko lang, baka lang mag-misa sir. Baka yun lang magiging ano. Dahil nga, hindi pa natin alam kung kailan pa matatapos eh. Dahil bawal nga ang gatherings. Okay. Alam mo naman sir, doon lang kami doon lang nagyayabangan ng mga banda rito sa Santa Maria eh. Pagdating ng Pasambap, ang isa sa mga proyekto ng Pasambap ngayong new normal ano, kasi sabi na natin magbabago yan, mawawala yung pandemic, mawawala yung COVID, pero meron ng pagbabago. Ngayon ang isa sa mga pagbabago ito yung sa new normal, yung virtual performance. Virtual collaboration ng mga musiko. And siguro tulad niyan, nagpapa-competition kami online, no, virtual, nire-record nila, pinagsasama-sama, ine-edit, or kaya solo, pwedeng ganun. Tingin mo, baka pwede naman kayang maituloy yung competition sa Santa Maria? Online? Virtual? Isa ako sa pagpa-participate, manalo matalo, ang winner ka na ron, mananalo ka na ron, yung sabihin eh, mga miyembro mo, nakabalik, kapag-ensayo, bagong, parang may excitement, no? May excitement. Sa ako, yung nabanggit niya yan, parang, ay ko, okay yan ah. Biglang nag-ring sa akin na sige. Isa pwedeng ko ipangarap uli 'yan. Pwede ko dream big. 'Di ba? Alam ko ano ka eh, isa ka sa mga abala sa Committee de Pisteos diyan sa Santa Maria, 'di ba? Baka may isa-suggest din 'yon. Oh. Yes sir. Ah. Mm-hmm. Para tama para bumalik ang sigla ng mga bata at saka ng bayan. Diba? Mm-hmm. Ang kagandahan ito tong ating virtual mga competition ganyan. Nationwide yan. Buong mundo, mapapanood yan eh. Yes, sir. Mm-hmm.
Okay, so yeah, pag-usapan pa natin yan kung paano natin may sasakatuparan yan. Approve ako dyan, sir. Tutulong ang PASAMBAP para mabuo yung mechanics, no? Mechanics ng competition na yan. Actually, yes, nagpapag-competition na kami. Meron na kaming existing mechanics. I-share natin sa Santa Maria para gumanda yung piyesta natin. Ano I will, sir. We will. Share ko sa kanila kung naman yung ideas na yan. So, i-send ko sa mga members namin at sa mga banda rito. Ang isa pa sigurong maaari mong i-share sa amin is ikaw yung nag-organize, founder ka ng SMB sa LA. Mm-hmm. Siyempre, kasama na dyan yung galing sa organization sa pag-organize, sa pag yung pag-steer ng organization, ano? At bukod dyan, siyempre, yung pag-raise ng funds. Kailangan ng funds ang organization, di ba? Baka meron pa sikreto may babahagi sa amin kung paano ba yan. Siguro, sir, talagang gagamit at pagdating sa mga funds na yan, gagamit na tayo ng mga koneksyon para may makatulong sa atin. Yung mga may hilig sa music dito, lalapitan na natin yan. At hanggang sa makakaya, sir, at ako isa sa katulong nyo para mag-raise ng funds sa ganyan. Ang kagandahan, sir, sa Bulacan, yung mga tao sa abroad, talagang yung mga mahilig sa mga ika nga ni Maestro Buan, yung mga nagdo-donate talaga, yung nagdo-donate. Meron talaga mga die-hard musicians na o mga meron na pwede tumulong. Iba, meron pa nga nag-donate para makuha yung banda ng Mariners, iba? Siya lang mismo. Isang tao lang nag-donate doon. Para lang matuloy dahil nakita nila na medyo maganda performance noon at balita. Hindi kaya ng pondo ng Santa Maria dahil siguro mga 150 yata yun. Out of the budget na. So, meron lang isang tao na, sige, okay na yan. Sige, ako na bahala. Sarap kaya pakinggan. Hindi naman nang galing sa pondo ng munisipyo, hindi na sa ang galing sa pondo ng piyesta, basta sarili niyang bulsa. Nabanggit mo kanina, pagbalik mo, nagnegosyo ka. Ano ba yung negosyo mo? Kung okay lang. Ngayon, sir, meron akong garments, tapos computerized embroidery. Yan po yung major ano ko. Yung sports bar na ano, libangan lang yan. Meron akong dart and billiard ano na sa akin lang para lang yung kasi yung natandaan niyo sir, no, nasa PPO tayo sila Rizal. Mm-hmm. 'Di ba doon sa may library meron tayong dart. Oh, dartboard. Oh. Ayun, tsaka nung high school ako, billiard. Puro billiard ay natupag ko eh. So Hey, iba naman yung dart sa PPO eh, ganun, no. Yeah, ano yung garments? Yung garments ba kahit ano pwede mong tahiin? Sir. Mga uniforms, jackets, polo shirts. Basta meron pong ano, may sample kami. Pwedeng ipagaya. Face mask, gumagawa ba kayo? Yes, sir. Merong yan actually yan yung last ano namin na mas mabili, yung face mask. Okay, sige, mag-usap tayo later on, ha. No problem. Sa new form ng banda, malakas din. Pag wala ng pandemic, mas malakas ang new form ng banda ba? Kaya kami nakakatipid. Kami yung mga uniform namin, ako lang, kami lang umaana. Minsan nga napag-usapan sa webinar na ang uniform ng banda ay gagawin ano, yung PPE. Kaya ba yung tahiin? Para na tayo mga zombie nun, ha? Isa lang tanong sa maestro. Yung sa unang intro mo, sabi mo, wala pa, nung kabataan mo, sabi mo, mahirap ka noon. Tuba lang ang, ayun nyo, mas mahal ang tuba. And then, yun ang libre sa banda eh, talaga. Libre, akala ko sa banda ba? Akala ko. Libre yun eh, libre. Baho. Yun na yun sabi niya, wala
Sabi ng tatay ko, ano bang instrumento? Eh, wala kaming pambili. Eh, sabi ni Kabi, eh, magbaho ka na lang. Wala ka pang kaagaw sa baho. Kaya sabi ko, sabi mo si Maestro, sabi daw, wala daw kayo, pero tuba na. Oo, doon lang ako nakapag instrumento sa US, doon ako nakabili. Pero dito, napakahirap ipundar. Pero sa buong buhay mo, mula nang ikaw nagmusiko hanggang sa naging empleyado ka, naging manager ka, ano yung hindi mo talaga malilimutan na parte ng buhay mo? Sa akin siguro, sir, yung pinaka-memorable na yung nangarap ako na maging isa sa maging miyembro ng Philippine Philharmonic. Dahil tanda-tanda ako, nandun ako sa kaituktuka na ng balcony. Na talaga, sir, wala ako, sabi ko, tutugtog ako dito. Talagang kailangan kong maging PPO member dahil sarap na sarap ako sa tugtugan. Ang ganda ako doon sa ano, talagang inan talaga hindi ko na siya makakalimutan dahil nga nag-iisa ako doon sa balcony. Kasi nga komple yung tickets, nag-iisa ako doon. At buong show, talagang sir, puro yun ang nasa utak ko. Yun ang tumatabo sa utak ko. Talagang kailangan kong makapasa dito, mapunta. Hindi ko alam kung paano ako magiging member ng PPO, pero kailangan maging member ako. Yun ang pinakaano sa akin. Yung sasabihin, dream big. Yun na yun, sir. Yung pinaka-highlight ng career, highlight ng buhay ko sa lahat. At yun ang pinakamalaking turning point ng buhay mo, no? Yes, sir. Oh, yan. Doon nagsimula lahat, sir. Aha. Okay. Last few words. Ano bang may papayo mo pa sa ating mga young aspiring musicians? Ano sa mga bata ngayon? Well, napakarami nating gifted musicians, mga bata. Mahanga talaga ako na iba ang talent ng mga Pilipino. Talaga nakakalungkot lang at gobyerno natin. Una-una. Yung sinusuportahan. Yung neglect. Ang isa lang major orchestra, tapos walang suporta sa music industry o sa mga instrumentalist. Dahil, di ba sir, sa US, elementary pa lang, talagang nagpo-provide na sila ng mga instrumento, kompleto na sa middle school. Talagang parang symphony na yung mga instrumento nila. Talagang dito sa atin, sana mangyari yun. Ngayon, talagang wala. Talagang sariling sikap na lang tayo at yung mga bata dyan, talagang sipag. Wala nang ibang formula. O, sipag, tiyaga, dedikasyon, disiplina. Pag yan nakuha ng mga bata natin, sigurado may pupuntahan. Kung hindi man magkaroon ng opportunity rito sa Pilipinas, sigurado sa abroad, meron. Sigurado. Oh, lahat ng mga aspiring natin diyan, lahat ng mga gifted natin diyan, pag walang opportunity rito alis talaga 'yun. Talagang doon sila sa parang mga nurses. Maghahanap talaga sila. So dapat ang gobyerno natin. Sana nga sir, sabi ko nga, 'di ba? Magkaroon naman ng party list ng mga musicians dito. Halos lahat may party list na, tayo lang wala. So dapat ipasambab, sir. Tulong-tulong na lang tayo. Magkaroon tayo ng party list. Palagay ko, solid, mananalo tayo. Usapin natin si Maestro Satur. Magkaroon. Dapat, sir, meron talaga. Seryoso ko dyan. Isa ako sa mga kampanya. At para magkaroon ng unang-una, ng boses at
tayo sa batasan at hindi napapabayaan eh tingnan mo 'di ba mga lesbian community meron silang party list sa mga jeep meron silang party list sa pang gagawang magsasaka meron silang tayo lang sa musikero lang talaga kailan wala no kailan ang susunod na election. Malapit na sir 2022. Okay, tulong-tulong na. Ika nga ni Maestro, 'yan ang pangarap ng dream big. Pag-usapan natin. Pangarap big. Dream big. Dream big, sir. Medyo napag-iisipan ko na dapat nga yata talaga meron kasi nung nagkaroon ng pandemic parang hindi na napapansin. Okay, para magkaroon ng boses. Sir. Dream big. Dream big. Kaya tatrabawin natin yan. Diba? Oo, sir. Hindi pwedeng pangarap na. Kailangan may kakakibat na pagmamalasakit, no? Trabaho. Luzon, Visayas, Mindanao. Basta meron na. Basta ako meron na ako nominado. Hindi nga lang naka-video pa eh. Nagtatago pa eh. Okay, maraming salamat. Okay, yan, sir. Maestro Noel, maraming salamat sa mga na-share mo. Talagang napakagandang example mo. At ikaw ay tinitingala ng mga musiko na maging dahil sa isang magandang example ka ng pagpapaigi, pagtataguyod ng buhay-buhay ng gamit ay ang musika. Okay? Doon tayo nag-improve at nawa ay meron pa tayong mga susunod na mga webinar na kasama ka at maaari ay mula 12 years old ka hanggang ngayon musiko pa rin ang nagagabay sa iyo para sa ikaayos ng mga ng hindi lang ng buhay ng pamilya pati ng komunidad at halinawa ay makabuti rin ito sa ating buong bansa at ang ating mga susunod na webinar. Ito po sa December 5, si Maestro Rodel Colmenar. December 19, Greta Campo. Yung December 26 po natin, baka po i-move natin si Maestro Romy San Victores dahil para tayo makapag-vacation din naman at magre-resume tayo ng January 2021. At marami pa po, malamang itong mga future speakers natin ay January na, 2021 na to maganap. Okay? At ang ating mga webinar, itong ay naka-record po ito, makikita nyo po ito sa YouTube ng account ng Pasambap Banda. Okay? At para mas madali ninyong mahanap ang inyong gustong makita, i-click nyo lang yung playlist. Itong playlist na to, at dito naka-folder po, naka-ayos sila kung ano hinahanap nyo, kung workshops, lockdown showdown na competition, serenata, ganyan po nung mga tugtugin. Nandyan po, naka-organize po yan. Pasambap Banda ng YouTube. At of course, mapapanood po natin ang ating mga webinars dito sa Pasambap Live. Okay? Hanapin po ninyo, i-search ninyo, Pasambap Live. At dyan, mapapanood ng live ang ating mga webinars. Tignan nyo yung logo. Kailangan niya ng logo na ikita ninyo para alam nyo na tama yung inyong pinuntahan sa online. Okay? At ito po ay ang first Pasambap Virtual Serenata. Sample pa lang po ito. At ito po ay lalabas sa November 30 sa Bonifacio Day. At ito ay para sa commemoration ng ating mga heroes na frontliners noon at ngayon. Yan. Mapapanood nyo po ng buo yan. Isang pyesa lang yan. Ngunit napakalaking kasiyahan ay may dudulot sa atin yan. Alright. At syempre, Pasambap membership. I-encourage namin kayo mag-member ng Pasambap para malaman natin kung gano'ng karaming banda, gano'ng karaming musiko meron ng Pilipinas. At ito ay importante, may dagdanin nyo ang pangalan, kung saan yung banda ninyo or kung saan kayo at ang profile at saka yung history ng banda para
makilala ang banda natin at ang kanyang mga tinahak na history. Siyempre, dito rin sa Pasambap, nagkakaroon tayo ng friendship, teamwork, and unity. Kung ano man sinasama ninyong organization, dito nagkakaisa tayong lahat. At ang ating teamwork, nagtutulong-tulong tayo para sa kaunlad ng musika. At siyempre, dito rin tayo nagsishare ng knowledge, techniques, and experiences. Tulad ngayong gabi, napakaraming na-share sa atin ni Maestro Noel Buan. Sana ay mahalintulad ang ating buhay sa mga kanyang mga karanasan. At sinasabi niya nga, positive attitude, hard work, at grabbing of opportunities. Huwag niyong palampasin yung mga opportunities. Madali naman i-dispatch yan kung ayaw ninyo, pero importante, makuha niyo muna. At dito sa Pasambap ay nagsusuporta tayo ng iba't ibang mga banda at mga musiko sa pamamagitan ng ating resources, manpower, materials, tulad ng mga pyesa, hiraman tayo kung pwedeng pahiram. At of course, ang education natin, baka may opportunities tayo ng education dito at saka ng livelihood. Yan po ang Pasambap. At kung meron pa kayong mga katanungan o gustong malaman, puntahan nyo lang ang FB group na Pasambap Official. Tandaan niyo, may nakaduktong na official para malaman niyo kung saan na yan ang tamang account ng Pasambap. Ayan po yung link, ayan po yung logo. Pag nakita niyo yan, malamang yun na yung official Pasambap. Kasi marami pong gumagaya ng Pasambap sa Facebook. So iwasan po natin mapunta doon sa mga kumbaga fake news na fake accounts. Ayan. Pasambap Official. Maraming salamat po sa Vice President ng Pasambap na si Sir Rolf Campo at kay Secretary Ariel Constantino, Secretary po ng Pasambap, na siyang gumagawa ng mga posters, napakagandang posters at saka video ads ng ating mga webinars. At kay Doc Paul Atienza na treasurer ng Pasambap sa pagpapagamit ng kanyang Zoom account. Laging Zoom account niya ang ginagamit dito sa ating Pasambap online workshops. At of course, kay Ms. Malibik Makadaeg, na auditor ng Pasambap, na siyang talagang moderator ng ating online workshops. Ngunit ngayong gabi ay medyo meron siyang pinagkakaabalahan na importante. Huwag ko tayong mag-alala dahil darating po yung mga susunod na ating mga online workshops na siya ulit ang mag-moderate. At syempre, kay Sir Satur Champson na Public Relations Officer ng Pasambap, pambansang sama ng mga banda sa Pilipinas, sa kanyang napakasipag na pakikipag-usap sa mga speakers natin sa ating online workshop. Maraming salamat po. At ako po si Bombi Custodio, Presidente, kasalukuyang Presidente ng Pambansang Sama ng mga Banda sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo and God bless.